Yan, dito sa bandang kaliwa, tanggalin natin itong takip ng suspension. So, i-hit natin to. Walang sisingaw na hangin. And then, yakulin mo na. Pak, 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 pak. Fast forward na lang natin. At, syempre, matagal bombahan eh. Dito makikita nyo, malambot pa lang yung shock ko. Yan, unti-unting tumataas. Yan. Ito nga, no? Ang hirap jakulin, no? Ito nyo, tumaas na siya. Hindi ko alam kung anong sukat nito, no? Kaya nabahala kasi ang sukat nito kumpara sa timbang ng sasakay. Yan ang alam ko. Pero i-correct nyo na lang ako kung tama ako o mali. Actually, okay na sana yan eh. Kaso, pag tinanggal ko yung pito niya, sisingaw ulit, lalambot. Kaya dinagdagan ko pa ng dinagdagan. Ayan. Kasi pag yung pito niya dun, no, yung sa pinagbobombahan, pag pinihit mo na yan, sisingaw siya. Bilis mawala ng hangin. Kaya ginawa ko, dinagay ko na lang siya sa 200 plus. Kasi na ang timbang kasi ng 8 ano ang 80 nasa 190 yata ang kailangan ng hangin eh. Kaya nilagay ko sa 200 plus yung hangin niya. Hirap bumbahin ah. Pangalay sa kamay. Ayan. Yan, ito okay, okay na to. Sakto na yan kasi pag tinanggal na yung pito niyan, sisingaw yung hangin na yan. Papakita ko sa inyo kung ilan yung inabot ng ano, ilan inabot ng pressure ng hangin. Kaya nabahala kung ilan ang ilalagay yung pressure na hangin kasi ako gusto ko yung matigas paglinak na para hindi matalbog pag ahon. Ayan, dinagay ko sa 200 plus 250 yata yan. Pinasobrahan ko na kasi pag tinanggal ko yung lock ng pito, sisingaw, mababawasan ng hangin.